So welcome guys sa Kabayan Trading Channel. Bali weekly stock review tayo. So matagal ako hindi nakapag-review, medyo naging busy. Pero try natin bumawi pa konti-konti since nagkakaroon ng recovery naman yung market. Hopefully magtuloy-tuloy na 'yan. Recently kasi tuloy-tuloy yung bagsak. So medyo mahirap mag-review. Baka may ma-hype lang tayo dahil naging busy ako sa crypto. So medyo naka-focus ako recently kasi nandun talaga yung play ng ano eh. Ng yung pinaka-play kasi nga sa PSE, bali long only market lang yan, mahirap mag-counter trend. So although may mga outliers like CNPF, so ayun yung nilalagay natin sa KGC topics, okay? So quick lang, bali sa crypto, meron kaming group. Kung gusto nyo mag-join, puprovide ako ng signal for day trading yun. So minimum 5 to 8 signals sa pinuprovide natin. Okay, pwede kayo mag-join, mag-register lang kayo using BITYARD. Andiyan yung description link. Pag hindi naman, kayo makapag-change ng broker nyo, naiintindihan naman namin. So, meron kami subscription fee sa signal sa para makanyo kayo sa trading signal. I-message nyo lang yung, ano, yung FB page para, ano, para makuha nyo yung details. Okay? Stock naman, we provide weekly, KTC topics, okay? Stock topics yun, yung global and PSE. So more or less 2 to 3 stock picks yun, weekly basis. Okay, so yun. Pagbalihat ko lang, yun nga, medyo naging busy sa crypto. Alam nyo naman sa mga nag-trade or sa mga nakikita yung crypto news. Malamang, ano talaga yan, pumapasok na sa ano yan eh, sa mga radar nyo kasi tuloy-tuloy yung ano yung mga balita sa kanila, lalo ngayon nag-crash yung BTC. Around from 60, okay, from 60 this month only, from 60 nag-crash hanggang 29,000. So, tignan natin mamaya, makapag-review ko ng crypto. So, pero ngayon lang, PSE para sa mga members din natin. Ayan, start tayo. Mag-subscribe pala kayo guys para ano, mas masaya. So, PSE ay below pa rin 6,000. So, ganun nga yung nangyari talaga. So, nung nag-test pa to rito, around 6,600, skeptic na ako kasi nga, unang-una, yung 200 DMA ito, itong ginagamit ko, 200 DMA, bumaba na uli siya. Andito pa lang siya. I mean, dito sa area na to, hindi niya pa nabibreak yan eh. So, first initial criteria ko sana, para makakita ako ng at least bullish siya market, mabreak yung 200 DMA, pero yan, hindi naman nangyayari. Tapos, ang pinakaayaw ko dito ngayon is yung trajectory niya, bababa. Diba? So, ang gusto natin dyan, mabreak yung price, yung pinaka price niya, yung EMA niya 200 din, resume niya. Pero kung makikita natin, medyo malayo kasi yan eh. So, pag ito guys, disclaimer, huwag kayong bibili ng stock or mag-invest, magpo-position, dahil laki-laki nakita niyo lang dito ah. At least do your own research pa rin, additional confirmation lang to. So, 6% pa rin from 200 EMA, so medyo makapal-kapal yan. Okay, itong trading range na to. So, kung magalaw tayo ng, let's say, 1%, so 62 points. Okay, ang dot natin igalaw, tuloy-tuloy yun in 1 week. Kaya, ewan ko lang kung mag-bridge siya, tumigil na 6%, then mas okay. Then resume tayo. Okay? So, fundamental naman, tingin ko magiging okay na yan kasi mag-open audit ng mag-GCQ audit sa Pinas. So, tingnan natin. At this level, dito sa resist support na to, hindi ako masyadong convinced na mag-hold yan. So, tingnan natin in a week time consolidations kung magkaroon ng mga double bottom play or tingin ko wala tong V-recovery. Kasi kung may V-recovery, ito na tanik-tik na kung na V-recovery actually. Itong area na to. So, tingnan ko mabasag dito. Potential double bottom, hindi naman nangyari. So, ito yung tinitingnan natin until unless talaga ipakita ni market yung gusto natin mangyari. Okay, sa double bottom kasi gusto ko mag-break, magkaroon ng pullback para magkaroon ng strong base or ng strong conviction na pag nag-pullback yan, mag-hold niya yung price na yan, then may mahawak na on that level. Okay, then mag-resume. Pero hindi naman nangyari, tuloy-tuloy yung bagsak. So, yan. Punta tayo sa individual stock, syempre. ACEN. Isa lang mag-review, syempre sama ko ng ano natin, yung stock na para hodl sa atin. Hindi man hodl yan, pero ano pa rin, tingin ko to, talaga magiging part ng portfolio ko in years time.
Okay, so ang pinakamalapit na resistance 7.82 after 7.55. So pwede pa tong i-trade para sa akin, pero mas maganda sana ang buying level niya is 7 pesos. So ito lang yung part of the kit topics namin, buy below 7 recently. So nung nag-dip siya ng 6.42, yan, ito yung mga chances niya na bumili. So part na to matagal na. So before March, alam ko nilagay ko na to eh. 10-18% up, mga ganyang spike, magandang bilhan yan. 9%, so buy below 7 lang tayo dyan. So sa mga members ng KTC Topics, weekly, mag-update na ako ng 4 position trade. So 3 weeks na ako nag-update. So pag nakita nyo yung buy below price, at least makapag ako yung mulit kero, pero pag nag-spike ng tulad yung 18%, tirahin nyo na yung gain. Okay lang yan. Magbuwas kayo din pag umagsak ulit. So, ba't ba essential yung pagbubawas ng position? Kasi, given na ganito yung market, ayun yung isang triggers ko para sa akin, isang consideration ko para magbawas ng ano, ng position. Okay, so kay ACEN, kung gusto nyong gawa ng play yan, ako kasi mas okay yan dito sa area na to. Buying area. Okay? So, siyempre, tipin nyo yung cut loss. So, yun pa rin. Ito pa rin yung play ko yan. Dito pa rin. Sa areas na to. Okay, converge. Ito si converge, nagiging ng momentum. Actually, sa this week, ito yung stock na nagkaroon ako ng position. Okay, so binili ko to around 19. And nagkaroon ng breakout. Then nag-scale up ako ng at least 1950. And 1950 nag-scale up ako dito. So may position pa rin ako dito. Alam ko naging part ng KTC Topics, hindi ko lang matandaan kung kailan. Okay, hindi ko din alam kung na-hit na yung SL. Pero alam ko na-hit yung SL niyan agad eh, kasi nag-spike ko ba. Okay, click na ko sana yung magandang movement nito. Tapos nag-overshoot naman. Kasi naging buying point natin, then good din naman until na holding pa rin tayo dyan. Tignan natin kasi titignan ko dyan is yung weak fill. So makapal-kapal to. So ang kagandahan naman dyan, hindi pa siya nagpo-pullback. Until 21, tingnan natin kung gagawin ng breakout. Okay? So, kung play at play ang titingnan, tingin ko naman medyo extended na to. So, maghintay na lang kayo ng pullback sa ano, 50% itong candle. Okay, yung pinaka-pullback setup ko is yung 50% ng candle na to. Pag nag-pullback yan dyan in intraday or EOD, pero mas prefer ko sana EOD. Kasi baka may mag-pullback yan intraday, sumakay na kayo dire-diretso pala po ba? Or hintayin nyo na lang sa area na to. 19.62. Okay? CNPF, isa sa outliers. So ito, naging part ng ano, naging part ng KTC Topics. So congrats sa mga nakakuha. So ito lang by this, itong week lang na to. So basis is yung breakout. Ito yung pinaka-buy area. Okay, itong, ito, from 19, from 21.94. Yung pinaka-buy area din. Ang tip kasi ito is around 24, pero currently at this range, sa mga members, pwede na kayo mag-scale out dyan. Okay, mag-boss na kayo ng position. Again, hindi tayo nagiging play safe masyado, pero maging defensive. Kasi, hindi natin lang kung saan pupunta yung market ngayon. Mapansin yung mga blue chips natin, and video, AC nagbabagsakan. Pero recently naman, nagmabawi na rin. Okay? So, yan. CNPF, next play. Next potential play para sa akin, ito yung support level. Okay, medyo makapal sana maging ano nito, maging kung sakali, pag open ang market, makabili kayo, then ang cut nyo is yung below na nitong area na to. Kasi kung you're vouching for momentum, kasi dapat to, mabilis lang yung cut nyo. Ganoon din, mabilis lang dapat yung take out ng profit. Okay? Yung mga quick back play na yan, medyo risky, syempre, lalo kung hindi nakatutok sa market, pero yun yung pinaka mas magandang i-play ngayon eh, kasi yun nga, pababa yung market, pinakita ka ng outliers, dapat pakapag-out ka agad. Okay, so yun lang kay CNPF, dito telecom. Ito naman kay dito telecom, yan, itong SL. Okay, so basically ganito yung KTC Topics, merong entry price range, merong cut loss level, merong take profit area. Okay, so yan, nag-cut siya bago siya umangat. So medyo
So, yun nga, bali, napakatos, tinamaan yung katos dito. So, ganun talaga, wala naman perfect na, ano, na, na trade signal or trade idea. Kaya, as much as possible, hindi pala as much as possible, talagang kailangan mag-set kayo ng cut loss. Okay, 11.40 sa decent play naman yun, yung nga lang hindi siya nag-pan out. Okay, current movement, nag-test siya ng 200 DMA. So, hindi naman siya dumiretso po ba, nagkaroon ng rejection. Tingin ko to, tingin ako sa 5 minute, kung maganda-ganda yung bounce na ginawa nito. Pero, given na ganyan yung nangyari, ito okay naman pala eh. Okay, so, para sa akin, good to enter to by opening, market open. So, tinan nyo lang kung magkakaroon ng play kasi kung ito, yung pinaka, bali 5 minutes lang naman to, yung pinaka trend line na to. So, baka magkaroon ng rejection dyan. Pero overall, since nagkaroon ng recovery agad, so from here, ito yung pinaka dip niya. Sa 200 DMA, pinaka touch niya. Sa 200 DMA, okay? Pati natin kung gano'n na yung inangat nito. So, 2%. Pero, okay lang yan. Good buy area para sa akin. O, syempre, no risk, no reward. Ganun talaga. Pero, hindi natin kailangan mag-risk ng todo. Okay, then ito yung pinaka TP. 2.7 or kahit nga ito lang, okay na ito. Ito, yan, okay na yan. At nyo sa 8.24, decent play na yan. So, tingnan natin kung magiging okay ang play. Ayan, okay. So, bisitahin natin yung pure gold. So, ito naman, part of the top pick. So, bisitahin lang natin. By below 34, in-update ko din to. So, ito na lang, nagkaroon lang to ng parang dahil lang sa ano, sa pagre-remove ng MSCI. Na-remove to sa ano eh, MSCI large cap kasama si Meg, pero kasama pa rin naman sila sa MSCI small caps. Pero it doesn't mean na apekto kanyang ano niyan, yung fundamentals ng company. So, yan, tulad niyan, break siya below, pero sa mga nakabili, okay, balik kasama sa KTC top picks, may price range kami dyan, 13% from the dip. So, hindi mo makikita yung mga ganyang movement sa ano, sa index, sa mga index stocks, okay, sa mga large cap stock, bihirang-bihira. So, siwat sa mga nakuha nito. Pati yung MEG, CDP natin. Yan, ganoon din nangyari. Nag-drop. Okay, ito mas malayo to sa ano eh. Sa 200 DMA, medyo matindi talagang sinapit ito ni MEG. Grabe. 34%. So, ito, kung magkakaroon ng market na, kung ng market recovery, para sa akin, ito yung tinitingnan ko na take profit area, na take profit percentage. Kasi, siyempre, pag nag-reach yung bull market, technically speaking, okay, pag nag-move yan above 200 DMA, yun yung pinaka-babalik siya sa normal movement niya. So, siyempre, pag nagkaroon ng mga recovery, yung pinas, ECQ, magbalik siya sa normal, hindi siya ganun kabilis, pero ayun yung pinipig ko na movement, okay, na percentage as of now. Medyo pumaba pa yung trajectory, kaya yung tingin ko marami pa tong matagal pa. Okay, net foreign buying 17 million on 115 million value turnover, 10%. So okay lang, okay na ako mag-up. At least 10% net foreign buying na. So okay, dati kasi puro benta lang sila, di ba? So yan. Okay, Mary Mart. So yan, hindi nag itinitingnan ko ng play volatility. Yun nga lang, boom, yung volatility niya pababa. So bumagsak talaga. Tingnan natin. So para sa akin wala pa 'tong masyadong play na maganda, okay? So ito yung more or less baka dito na mag-test ng support yan. Medyo para sa akin na marami pa rin nagtitik profit dito ng mga brokers kasi tingin ko yung mga bumili sa piso, IPO, naka-hold pa rin sila dyan. So, yan. Hanggang ngayon naman, gain pa rin sila kung sa IPO nila ito nabili. Si Mary Mart. So, para sa akin, ito kanilin ng 3.42. Okay, yan lang yung pinaka
na natin yung pinaka tiko diyan kaya ano kaya nickel. Nickel tayo. Natin yung time. Okay. So yan, nickel play. Overall naman, kung gusto niyo ng position dito kay nickel, strong yan. So sa lahat ng stock na review natin, isa lang to sa nickel, isa lang to sa nickel na of 200 DMA kasi nga yung global demand then yung government rule na magano sila ng ibang nickel company na mag-operate. So syempre, plus isa si nickel sa mga lalaking company ng Nickel Asia. So isa to sa magkakaroon ng ano, makakarip ng benefit dun sa ano sa ano na yun, sa kumbaga sa move na yun ng government. So yun nga lang, syempre, lahat ang umaangat, bababa. So potentially, kung hindi niya ma-hold tong support level na to, baka ito siya patumaban, itong 4.83. So, ano naman yan, given naman kasi nga medyo malayo na sa 200 DMA eh. So, magkakaroon ng konting recovery, ng konting pullback yan. Pero medyo makapal kasi ito kung sakali na hagipin niya ulit 200 DMA. Pero tingin ko ito support level na lang titest nito kasi malakas naman yung stock ngayon. So, 2.54 plus 8% ay nung magiging downside. So, waiting game lang, patience lang yung talagang labanan ngayon sa PSCI. Okay? So, pakita ko lang si BTC lang mabilis. So, magkakaroon ng review ng bit ng crypto. So, kung gusto nyo mag-join sa group again, meron akong description link sa baba. We're trading using BITYARD. Okay, so, makakajoin kayo sa group. So, nag-provide kayo meron 8 trading signals minimum. So, other option, gusto nyo malaman kung hindi kayo makapagpalit ng broker, let's say nasa Binance kayo or sa KuCoin or sa kung anumang exchanges yan. So, meron kaming low fee to join the trading signal. So, ano yun? Ano naman? Sulit naman yung ano nyo ron, yung fee nyo ron. So, ito, ito ngayon, again, yung about 200 DMA nga, ito yung trading ako sa kanya. So, sinort ito na sinort maraming beses, pinopost ko sa group. So, what I post is what I trade. Pinapakita ko sa kanila kung loss, syempre, ganun talaga. Para, ano naman, para hindi naman tayo post lang doon ng signal. Okay, tinitrade natin yun personally. Okay, so, below 200 DMA na ako, ayoko sanang maging masyadong bearish dito kay BTC. Kasi, syempre, may mga position din ako na for long term, may mga core position din ako. Pero hindi kasama yung Bitcoin doon eh. So, pag nag-hit to again ng 30, baka mag-start akong bumili. At least to, ano, para to balance lang the portfolio. Hindi pa siya ganun kalaki. Pero may mga potential coins na ako na nabili ron. Pero mas active ako sa, ano, dito sa active trading. Kasi nga, downward yung market eh, syempre. Hindi ka naman pwede mag-trade ng short position using spot. Diba? So, margin trading lang. Or futures sa iba. So, ang pinaka-bullish scenario ko dito kailangan mo break to itong 200 DMA. Okay. Bago ito nag-crash, so, nag-send na ako sa group ng analysis ko rito, then good thing naman yung iba, hindi naman nag-buy sa kanila kasi kung buy kay Bitcoin, nakapag-short pa yung iba, then yan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Okay. Thank you guys and God bless. Pipilitin ko ulit mag-review lagi.